Morning prayer. Pick me up, Lord, and hold me in your loving arms. Protect me from the pressures of the day, and remove the heaviness from my heart. Inspire me with your knowledge that you and I, together, can handle anything. Amen. Ang bayan ng Madalag, no? Ayan ang munisipyo ng Madalag. Na yung lugar namin, yung aming Talimagaw ay part ng bayan ng Madalag. Yun ngayon ang sitwasyon ng aming barangay, no? Medyo nasa malayong areas na talaga. Dito sa may barangay hall, sa daycare center, no? Dyan ko gaganapin ang pag-outreach, no? Na pag-ano ko sa mga ayun. Pero kumuha kami muna ng pahintulot dito sa barangay hall sa ano sa munisipyo ng bayan ng Madalag. Yan ang lugar kung saan ang pinakamahabang tulay na nagkukonekta ng dagitan ng bayan ng Madalag, di ba na maganda? Yung napakahabang tulay yan ang the longest bridge talaga sa ano, bayan ng Madalag. Ito ang mga senior citizen na aking bibigyan ng konting ayuda, no? Yung relief goods. Parang birthday ko kasi hindi ako naghanda. Ang ginawa ko, in-outreach ko sa mga senior citizen na. Kasi ang katwiran ko, maghanda ako, papakain ko sa mga malalakas din na tao. No? Hindi, mga senior na citizen, dadaan lang sa may bahay. Kasi napapansin ko yan na kapag may mga ano na yun, may mga party, makikita mo doon sa senior citizen na dadaan-daan na parang hindi sila pinapansin yun. Para ako naiiyak na sana na silang dapat pakakainin. Nahiya silang pumasok at hindi rin naman kasi tinatawag halos. So, minigyan ko sila ng pagkakataon, no? Yung igagastos ko sa aking birthday ay dito ko ngayon binuhos. Sa tulong din ng aking mga kabaro dito sa Kuwait, na yung aklanon sa Kuwait. Pinagtulong-tulungan din nila ako maliban sa sarili kong pera. Nag-ambag-ambag din sila. Ayun. Ito na ngayon ang pamimigay ko sa mga senior, no? Mga qualified, mga certified talaga, mga qualified talagang senior citizen kasi maraming senior citizen na mga pensyonado, pensyonada. So, in that case, parang disqualified na sila kasi ang gusto ko lang talagang bigyan ay yung mga kapuspalad talaga. Although kahit na kapuspalad din ako, yung gusto ko rin sila na mapagbigyan, no, na kung anong kung sa kaunting halaga kasi makikita mo kasi sa kanila na pinag-abutan mo sila ng relief goods. That was October 25 ko hineld yung birthday ko, no, supposed to be 21, no? Nag-held ako ng 25 kasi yun lang ang available kasi pagdating ko naging impaki pa kami, tapos marami pa kaming mga ginawa, so medyo na-delayed siya ng konti, no? Pero okay lang kasi na ihabol ko naman. Yun ang mabalitaan ng mga senior citizen, lalo na talaga yung walang-wala talaga. Makikita mo sa pagmumukha nila, makakatanggap sila ng 1 kilong sukal, yung bigas, yung kape, yung gatas, yung mga basic needs na ano na kailangan ng tao. Eh, dun, yun ang aking binigay, no? Sa maliit na bagay lang talaga. Pero, makikita mo sa kanila eh. Dito ko gustong ipagpatuloy yung aking pag-outreach sa kanila. Gusto kong masundan pa at masundan. Kaya naglalakas ng loob ako na lumaban sa pagsubok ni Whitey. Para maging ganap ako na YouTuber, no, para yung kikitain ko dito ay isusuporta ko din dito sa mga senior citizen. Lalo na may nakita ako sa senior citizen na Diyos ko yung bahay, yung bubong, yung bang tipo na lalagyan nila ng tarapal,
Yung Luna, di ba alam niyo yung Luna kapag ka araw init ang matatanggap niya, madaling mabulok, madaling nagmarupok. Yun, siyempre lalagyan nila ng Luna dahil wala naman silang kakayanan na ibili ng yero or ipalitan ng pawid. Tatapalan na lang ng Luna, which is hindi talaga siya matibay. No? Yun ang aking pangarap talaga, na yung mayroong mga senior citizen na talagang walang kakayahan, balak ko silang tulungan, no? Sa ganung paraan, no? Malay mo, maraming mag-super chatter sa akin o maraming magpapa-member. Malaking bagay din yun para sa kanila, no? Sa mga senior citizen ng lugar namin. Most priority ko talaga yung lugar namin kasi doon ko nakita yung kahirapan ng mga tao. Kaya yun ang aking number one na adhikain, no? Mayroon din naman dito senior citizen, no, na tuwa lang nila na nakatanggap sila, pero kung titingnan mo, parang hindi sila naghihikahos. May kaya sila, oo. Pero pag nakatanggap sila ng kunting bagay, makikita mo sa pagmumukha nila yung tuwa. Diba? Masaya sila. Kahit alam man nila na kaya namang nilang bilhin yung binigay mo. Pero yung binigay mo, parang malaking bagay na sa kanila. Yung ganun ang sitwasyon, no? Hindi ko sinabi na nakakasuporta yung binigay ko sa kanila kasi mas kaya nilang bilhin yun. Pero yung happiness nila, parang yun ang priceless, di ba? Tingnan mo nung tinipon ko na sila para mag... Naipikir mo na tayo. Very, very happy talaga sila. Nagtanong pa sila sa akin, kailan kaya uli maulit ito? Sabi ko, may awa ang Diyos. Hanap tayo ng paraan na maulit at maulit natin ito. Sana, ano, pag nakita nila ako, kailan na mauulit? Di ba parang tayo na nagbibigay ng tulong para doon ka magsikap na gusto kong maulit ito kasi nakikita mo yung sarap sa mukha nila. Kailangan maulit. Kailangan mabigyan ko ulit sila ng kasiyahan. No? Pero mas masiyahan talaga. Hindi lang sila ang masiyahan, pati ako masisiyahan. Kung yung mga nakikita kong mga na gusto kong tulungan ay natulungan ko. Yan ang fulfillment talaga ng ano ko, ng goal ko para dito sa mga senior citizen ito. Kasi pag sabi ko na, mga senior, ay ako'y may ibibigay na relief good sa inyo, pasasalamatan na lang. Hoy, tungtuwa na talaga sila.